paborito nating prutas, paborito pa rin nating merienda. Shake, float, cake, at ang latest, mango graham flavored taho. Ito ang cake na hindi na kailangang i-bake. Basta meron lang mangga, crushed graham crackers, at kondensada. Solved! Mango graham cake na isa ring refrigerator cake. Ang kay Charmaine, may special twist. Ang ginagamit niya kasi, caramelized mango. Lasa-lasa po yung gatas at saka yung mangga po, hindi maasim. Hindi po siya masyadong matamis. Pag nalaman nila mango graham, talaga i-crave nila. Kumbaga naging tradisyon na siya sa atin sa Pinas. Kung sa ula may adobo, sa desserts may mango graham. Sa nakalipas na mga buwan, ang kombinasyon ng mango at graham, nag-iba-iba na ang porma. Taho! Wait a minute! Tahong mainit! Heto ang pinakabagong flavor ng taho ngayon. Mango Graham Taho. Best seller ng magtatahong si Marlon dito sa Menjola. Sabi ko sa tao, Mama, gagawa ko ng flavor man na taho, patitikman natin. Okay naman po, Mama. Lahat ng mga tao, di ba? Yung mga nandiyan, Mama, may mga tama na pinatikman ko. Lalo, ang sarap ng taho mo, tuloy-tuloy mo yan. Pure mango, tapos may pulp po siya. Parang natural na natural po. Grabe, ang sarap. Napaka-unique. First time ko makakain taho, tapos oh, mango. Si Marlon daw mismo ang nagtitimpla ng kanyang mango graham taho. Huwag niyo po i-blend po, Maggie, para malasahan po natin yung mangga. Dapat po may mamumupong konti. Paralisado na ang kaliwang bahagi ng katawan ni Marlon matapos niyang ma-stroke taong 2013. Unang timba ko, ma'am, pinahiram na may-ari. Yung pala, pag magtataw ka, ito po, ikaw pala bibili po niya, ma'am. Kaya sabi sa asawa ko, ma'am, mangutang ka nga. Para makabili ako ito kasi, ma'am, ito, ma'am, 1.7 po yan. Napakahirap po talaga. Sabi ko, paano ba naman to? Hanggang nitong Enero, naisipan niyang magbenta ng taho para kumita. Araw-araw niyang binabaybay ang daan mula Caloocan hanggang Menjola gamit ang kanyang electronic bike. Ordinaryong taho lang ang itinitinda ni Marlon noon, pero mas kumita raw siya nung hinaluan niya ito ng iba't ibang flavor. Estudyante po din sa akin mang kumuha ng picture dyan eh. Siya po ang una nag-post po ata ng mami. Natikman niya, kuya, ang sarap ng taho mo, paano ginawa ito? Meron na po mga nag-text po sa akin, nagpapa-franchise. Sabi ko, ma'am, hindi po ako magpapa-franchise. 20 hanggang 30 pesos ang tinda ni Marlon kada baso ng flavored taho. Samantala, dito sa Valenzuela City, tuwing alas 3 ng hapon, pila balde sa stall na ito. At ang kanilang pinipilahan, Mango Graham Shake, ang inihahalo ritong mangga galing paraw ng Davao. Sa kulay, maganda. Malaki siya, matamis, hindi siya ganun kaasim, hindi siya madaling mabulok. Magagawa tayo ng The Mango Graham Shake. Lasang mangga. Masarap po, tapos hindi overpowering ng tamis niya. Cheaper po kasi siya, lalo na sa amin mga estudyante. Mula sa 2,000 pisong puhunan ni Darren, kumikita na siya ngayon ng 15 to 20,000 pesos kada araw. Tiba-tiba! Before kasi hindi ako naniniwala sa mga social media na parang before na pag may mga nagtitinda, naririnig ko na nag-start lang for that amount. Nakita namin on the first day, ang shares and likes namin sa Facebook, nasa thousands na. Sa loob ng 3 buwan, meron na silang 7 branches at 23 units sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi ko siya inopen for franchising. Ang ginawa ko sa kanya, binenta ko yung unit. Binenta ko yung parang yung recipe namin. Mula dito sa Valenzuela City, in Indonesia!
Pero ang Mango Graham dessert na ito sa Tagaytay, nakakagulat daw. Ang sarap? What? Ang mga sangkap nito, mangga, graham, at ang sarili nilang recipe ng vanilla ice cream. Ipapakita namin ngayon kung paano ginagawa yung Mango Gulat Mango Graham ice cream float. Sarap! Masarap siya. Hindi po siya yung typical na natikmang kong mango graham float. Ang presyo depende sa gulat level, 75 pesos para sa mini gulat, 100 pesos sa mango gulat, at 150 para sa bulat na gulat. Ang hugot daw ng mag-asawang Diane at Jairo sa kanilang negosyo, ang alaga nilang Siberian Husky na si Maine, na anak na raw kung kanilang ituring. Kasi we're childless for 6 years kasi I have PCOS. Nung dumating si Maine sa buhay namin, parang yung attention namin dun talaga na-divert sa kanya. So parang siya na talaga yung baby namin. Sa tuwing makakakita raw kasi si Maine ng mangga, nagugulat ito. Medyo magugulatin kasi siya, and then merong parang wow factor sa kanya pag nakakakita siya ng mga mangga. Nagsimula lang daw sila nitong Oktubre sa puhunang 100,000 pesos. Matapos lang ang ilang buwan, kumikita na sila ng 180 to 210,000 pesos kada linggo. Ang galing! Because of our business, nakabili na kami ng kotse, ng mutual funds, ng bahay, needs no for the family. Yung 16 franchisee namin as of today, kalat na siya. Pero paano nga ba ginagawa ang crushed graham na perfect ihalo sa mango desserts? Dito sa Paranaque, matatagpuan ang isa sa mga factory na nagsusupply ng crushed graham sa bake shops. Inihalo ang wheat flour, asukal, margarine, milk powder at tubig sa loob ng 20 minuto. At saka dinagdagan ito ng molasses na siya ring nagpapabrown. Ang dough, inilagay sa forming machine para magmukhang biskwit. It's not a seasonal product. It's a whole year round. Pero mas marked yung kanyang increase in orders pagdating ng November, December up to March. Siguro dahil doon sa Christmas season, Valentine season, yung gusto ng mga tao na gumagawa ng different desserts. Hinay-hinay lang po sa matatamis na pagkain katulad ng mangga na mainit din sa katawan. Naging popular yan siguro ng mga peacetime pa. That's part of the Americanization of recipes natin. Dinala nila dito. And kung ano yung mga ibang products or ingredients na may shelf life and na-accept ng Filipino curiosity for the palate, nagstay. So yung graham crackers, kasi may konting molasses yan eh. So hindi siya crackers na yung salted. May konting tamis siya. So by itself, nakakain na siya. Last year pa pumatok ang ganitong merienda o dessert. Kitang-kita sa mga mall at sa marami pang mga lugar. Take note, may bagong flavor na hit sa panlasang Pilipino.